Ika-apat, similar to dun sa ikatlo. Okay? Kapag may problema ka naman, sinasagot ka naman, okay? Di ba yung kanina yung ikatlo, huwag pag-usapan kasi problema. Ito naman, sasagutin ka naman. Kaso walang kwenta yung sagot. Di ba yung tipo na, upline, tulungan mo ako. Nahirapan na ako sa business. Ninenegative ako ng pamilya ko, yung asawa ko. Pinapipili na ako kung negosyo o siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Salip na kumita ako, mas lalo pa ako nababaon. Parang mas malaki pag ginagastos ko kaysa sa kinikita ko. Upline, ano bang gagawin ko? Alam mo bro, laliman mo lang yung reason why mo. Alalahanin mo lang palagi yung reason why mo. Tsaka hataw lang ng hataw. Matira mayaman, power. Walang kwenta. Hindi man lang tinanong yung downline niya ano ba yung eksaktong sitwasyon, hindi man lang tinanong yung downline kung ano ba yung saan ka ba nahihirapan ngayon sa negosyo pa, ilan ba yung napaprospect mo everyday, ilan ba yung, para man lang ma-diagnose kung nasaan yung problema ba, di ba? Parang doktor, di ba? Pag hindi naman porket sabihin mo sa dok, ang sakit ng ulo ko, anong gamot? Di ba? Hindi naman biglang magbibigay yan sa'yo ng gamot eh. Di ba? So hindi yan ganun eh. Magtatanong pa yan. Di ba? Parang ganun, di ba? As an upline, para tayong doktor din eh. Kasi nagtatanong tayo sa kanila, kailangan natin alamin, i-diagnose kung ano yung problem, ba't nagkaganon? Di ba? Pwedeng kasalanan niya ba? Di ba? Kasi most of the time, ganun naman talaga eh. Di ba? Kasalanan ko ba? As a leader, hindi ko ba siya nag-guide ng maayos? Pwedeng ganun. Di ba? So, alamin ko. Pero yung alam mo yung sasagutin ng ganun, although may, kahit pa paano may sense siya. Di ba? Pero comfort mo man lang. Di ba? Comfort mo man lang. Hindi yung biglang sasagutin mo ng ganun, walang kwentang sagot. Ikalimang sign na yung upline mo ay pera lang ang tingin sa'yo kapag ka siya ay ayaw kang i-expose sa ethical na pamamaraan. Ano example? Pinipigilan ka niya. Ayun, straight to the point. Pinipigilan ka niyang manood ng mga videos ko, pinapablock ako sa'yo, or kung meron ka pa mang ibang fina-follow na ethical na networker na nagtuturo, pinapablock niya sa'yo. Diba? Ayaw kong expose sa ibang mga network marketers. Gusto niya, siya lang pakikinggan mo, siya lang yung susundin mo. Kahit na alam mong mali na yung tinuturo niya, kahit alam mong pagsisinungaling na yung ginagawa niya, hindi, basta sa kanya, yes, upline rule lang. Diba? Ganun, pinipilit niya na pinipilit. Na hindi man lang niya ina-explain, or kung ina-explain man niya, ginagawa niya yung ganun. Binabaliktad niya kung ano yung mali at tama. Diba? Ginagawa niya tama-mali, ginagawa niya mali-tama, ginagawa niya totoo yung kasinungalingan totoo. Binabaliktad niya yung katotohanan. So, ganun ang ginagawa niya. Kapag ganun yung upline mo, pinipigilan kang mag-grow sa etas ethical na paraan, ibig sabihin pera lang yung tingin niya sa'yo. Kasi ang gusto lang niya ay humataw ka lang para kumita siya. Diba? Para kumita ka, kumita siya. Yun lang yung gusto niya. Kahit nagsisinungaling ka sa mga tao, it's okay as long as kumikita ka. So, kapag ayaw ka niya expose sa ethical na pamamaraan, nalamang sa malamang pera lang ang tingin niya sa'yo. Bakit ayaw kanyang i-expose? Di ba, sa ethical na pamamaraan, bakit ayaw kanyang matuto ng paano kumita sa network marketing na hindi ka nagsisinungaling sa tao? Bakit? Parang pinipigilan kanyang gawin ng tama. Bakit? Bakit? Di ba, so pag-isipan mo yun na mabuti. I hope makatulog ka. Ika-anim, and very obvious naman, pagkasali mo, iniwan ka sa ere. Bye-bye, bahala ka na sa buhay mo. Di ba, obvious naman, 'di ba? Ganun, pera lang tingin sa iyo, 'di ba? Pag before ka sumali, alam mo yung pakiramdam, comment ka diyan. Kung nakaka-relate ka dun sa mga pinagsasabi ko, comment ka diyan sa baba. Okay? Click mo yung like, comment ka diyan sa baba kung nakaka-relate ka sa mga pinagsasabi ko. Alam mo yung feeling, iniwan ka sa ere pagkasali mo, pero before ka sumali, 'di ba? Grabe. Tulungan tayo dito, halos araw-araw kang kinakamusta, dinaig pa yung jowa mo, 'di ba? Araw-araw kang kinakamusta, kumain ka na ba? 'Di ba? Ewan ko kung may gumagawa ng ganun. Pero OA naman masyado 'yon. So, alam mo 'yun, araw-araw kinakamusta, 'di ba? Tapos paulit-ulit sinasabi sa'yo, tulungan kami dito, tapos tulungan tayo dito, papakitaan ka ng mga pera, 'di ba? Papakitaan ka na sama-sama yung team, 'di ba? Tulungan tayo, tapos pagkatapos sumali, 'di ba? After kanya i-guide, naku, number product mo, bye-bye. Hindi ka na ulit chinachat. Wala nang pakialam sa'yo. Diba? Kahit nga tinatanong mo, hindi ka na chinachat eh. Hindi man na ino-open message mo or sinisinzone ka. Well, it's very obvious. Mukhang pera yung upline mo. Pera lang yung habol sa'yo. Kasi napatunayan na ganun eh. So, paano mo maiiwasan yung ganun? Actually, ang hirap makaiwas sa ganun. Pero meron naman akong ginawang course regarding dyan, yung walang power and bootcamp. So, later on, i-access mo yun para malaman mo kung ganun yung ano, nagturo ko doon ng mga secrets para malaman mo kung yung upline mo, ay possible na magiging upline mo ba, kung hindi ka pa networker, ganon, okay? Kung sakaling nandun ka na sa sitwasyon na yun, hanap ka na lang ng mas upline.
Hanap ka na mas upline ng mga upline hanggang sa mahanap mo yung tutulong sa'yo na upline. Kasi hindi ka tinutulungan eh. Or, worst case scenario, paano kung wala? Wala talaga hanggang 0-0, walang pakialam sa'yo. Di ba? Dito lalo sa YouTube. Ito, yung mga videos na ginagawa ko, yun yung purpose niyan. Kaya libre yan. Para sa inyo yan. Okay, hanap, manood ka na lang dyan. Pwede mo kong i-chat, di ba? Hindi ko mapapangako na sasagot agad ako kasi ang dami nyo. Nasa may mga downlines din ako, di ba? Intindihin nyo rin ako, ha? Huwag nyo isipin na suplado ko, mabagal sumagot. Eh malamang, ilan libo kaya kayo? Okay, kayo kaya lumagay sa sitwasyon ko? Baka hindi ako nagagalit, nagpapaliwanag lang. Para at least naiintindihan nyo. Pwede ka mag-PM sa akin, malam, machambahan mo na kukuti kausap ko, eh, di masasagot kita kaagad. So, ganun yun. And ikapito, binanggit ko na to nung ikauna yata. Ikapito, mukhang pera yung upline mo, pera lang tingin sa'yo ng upline mo, is pinagmumultiple accounts ka. Yun lang yung palaging buong bibig niya. Add ka kasi ng account para kumita ka ng mas malaki. O, di ba? It is very unethical and very unprofessional. Bakit? Totoo yung sinasabi nila na mas malaki ang kitaan. Pero ang nakalimutan nila sabihin is yung part na mas malaki ang potential. Potential. Income. Hindi automatically kikita ka ng malaki kapag ka nag-multiple accounts ka. Yun yung tinanggal nila. Tinanggal nila yung word. Di ba hindi nila sinasabi sa'yo yun? Sinasabi lang nila, para kumita ka ng mas malaki, mag-multiple accounts ka. Mag-add ka ng accounts. Mag-7 ka, 15, 31. Ewan ko kung may ganun pa kasi ang alam ko sa SEC, ang tama lang is hanggang 7. Kapag ganun, pina-add ka lang na, hindi ka pa nga kumikita. Hindi ka nga niya maturuan ng matinong paraan kung paano kumita sa pag-add ka ng pag-add ng account. Bakit? Hindi ka man lang niya naturuan, hindi ka man lang niya ginaguide. Anong tamang paraan, anong ethical na paraan para makapag-invite, para mabawi ko man lang yung puhunan ko. Hindi man lang niya tinuro sa'yo yun eh. Hindi ka nga niya tinuturo magbenta eh. Di ba? Hindi ka nga niya tinuturo magbenta para mabawi man lang yung puhunan mo eh. Wala siyang pakialam doon kasi. Ang pakialam lang niya, kumita siya ng kumita, commission siya ng commission sa'yo. So pipigayin ka niya na pipigayin. Pag nakuha mo na yung max account, bahala ka na sa buhay mo. Paano mo malalaman naka-max account ka na? Tapos tinanong mo yung upline mo, upline, paano ba ako kikita? Nahihirapan na ako eh kasi ganyan. Tapos sasagot pa rin niya sa'yo, magdagdag ka ng account. Kasi nakalimutan na niya na pinagdagdag ka na niya, na pinagmax ka na niya. Mukhang pera kasi siya. Yun pa rin yung sagot. Tapos sabihin mo, apply max account na ako eh. Tapos sasabihin niya, ganun ba? Okay. Wala, hindi ka na sasagutin. Okay? Hindi ka na, wala na siyang pakialam sa'yo. Nagawa na niya yung goal niya, which is kung pagkakitaan ka. Doon pumapangit ang network marketing. Kasi dahil sa mga ganong klase ng mga networkers, and nakakainis, pero ang pinakamagagawa natin is huwag natin tularan. And kaya ko to ginawang video na ito para maintindihan nyo, para makita nyo na kagad, may mga maraming ganong klase ng network marketers. Ang pinakamalagay na magagawa natin para maubos sila ay hindi yung tuligsain sila, awayin sila, hindi natin goal yun, okay? Hindi mo masosolusyonan ang problema ng problema pa. Okay, pag nakipagtalo ka, nakipag-away ka, hindi naman makakasolusyon yun eh. Wala na nanalo sa pakikipagtalo, kaya nga tinawag na pakikipagtalo. Kasi pares kayo, pagkatapos yung magdebate, pagkatapos yung mag-away, sa tingin nyo, pares kayong tama, pares kayong panalo. Pero ang totoo, pares kayong talo. Wala naman na solve. So ang pinakamalaki na maiambag natin bilang ethical networker ay maging ethical networker. Huwag natin gawin sa iba. Ay ginawa na sa atin, huwag na natin ulitin sa iba. Lesson learned. Okay, lesson learned. Kasi yung ibang mga networkers, ang masaklap, ginawa na nga sa kanila, gagawin pa nila sa iba. Di ba na-experience mo yung hirap, na-experience mo yung pain? Naginawa sa iyo yun, ba't gagawin sa iba? Nakakaawa naman yung ibang tao. So yun yung pinakamagagawa natin. And kaya ko to sinasabi sa inyo, baka yung iba sa inyo kasi isipin na, Carl, hindi mo kasi kami naintindihan kasi hindi ka naman nakaranas. Naranasan ko yan, halos lahat yan, naranasan ko. Halos lahat yan, naranasan ko. So alam ko yung pakiramdam. Kaya ko sinasabi ito sa inyo ngayon para hindi na kayo mapunta dun sa pinakang masaklap na part. Kaya ako ito ginagawang aware, it's hindi lang to para sa mga networkers, kundi para ito dun sa mga gusto palang pumasok sa networking. Di ba? Para maiwasan yung mga ganitong klase ng tao. So ano yung sign ng isang matinong upline? Yung lahat ng binanggit ko, kabaliktaran siya nun. Okay, lahat ng yung pito na sinabi ko, kabaliktaran siya nun. Ganun yung matinong upline. Okay, so kung ikaw, ganun yung klaseng uplines mo, pag-isipan mo ng mabuti. And meron akong ginawa na very powerful and special course para sa'yo, which is yung Walang Paweran Bootcamp. Kung hindi mo pa na-access yun, hanapin mo lang yung link sa ilalim ng video na ito. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka
ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!